Magandang umaga Pilipinas, kayo ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakapanayam na natin ng live ang isa sa mga weather forecaster ng pag-asa. Walang iba, kundi si Samuel Duran. Magandang umaga Sam, unahin na natin ano ba yung update sa ating binabantayang bagyong Vinta. Nasa loob pa rin ba ito ng Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga Des at sa lahat ng ating taga-subaybay. So, si Vinta ay lumakas na into a typhoon at sa kasalukuyan ito ay tinatayang nasa layong 355 kilometers. Ito po ay south-southeast na po ng Pag-asa Island, Palawan. So, ito po ay may taglay na lakas na umabot sa 120 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na umabot po sa 145 kilometers per hour. Kumikilos po si Vinta pa kanluran sa bilis po na 25 kilometers per hour. So, bahagya pa din po itong bumilis. At dahil po dyan, nakataas po ang signal number 1 sa may southern part na lamang po ng Palawan. Sam, ano ba inaasahan natin na magiging pagkilos pa o yung track nitong ating binabantayang sama ng panahon? Within the day, maaari bang lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility o dito na ba magpapasko ang ating binabantayang bagyo? So si Vinta, no, inaasahan natin base po sa kanyang pagkilos, naasahan natin ngayong araw ay lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. At maaring between 5 to 8 ng umaga ay lalabas na ito ng ating PAR. Ngunit kapag lumabas na po ito ng ating PAR dahil nga po may kalakihan itong ating bagyo, possible na nakataas pa rin yung ating public storm or yung tropical cyclone warning signal dito sa may southern Palawan. And then maaring siguro bago magtanghali, depende na lamang sa kilos ni Vinta, ay doon tayo magpa-final advisory or warning. Ngayong araw pala o partikular na ngayong umaga, inaasahan na nga nating tuloy ng makakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang ating binabantayang bagyo. Ito yung bagyong Vinta, pero ilang mga lugar pa rin yung inaasahan nating makakaranas ng mga pag-ulan dulot nga ng lawak ng mga kaulapan ng ating nasabing sama ng panahon. Manatiling nakatutok sa mga update ng Pag-asa at ng Panahon TV. Saan para sa mga maghahabol ng kanika-nilang mga lakad ngayong bisperas ng Kapaskuhan, ano ba inaasahan natin na magiging lagay ng panahon at yung mga pauwi pa lamang ng probinsya sa pamamagitan niya ng karagatan, mayroon ba tayong nakataas na gale warning? So, sa ngayon, dahil nakataas pa rin yung ating tropical cyclone warning signal dito sa may southern part po ng Palawan, asahan pa rin naman natin buong Palawan ay makakaranas pa rin ng mga malawakang pag-ulan. Ito po ay may moderate to occasionally heavy rains at lalong-lalo na, no, prone na po ito sa flooding at landslide. So, ingat po yung mga kababayan po natin dyan. So, dahil naman po sa hanging amian, asahan po natin na magkakaroon naman ng mga isolated light rains itong Cagayan Valley region, gayon din po ang Cordillera, kasama na rin po ang Metro Manila. At dahil sa pag-iral ng easterlies, asahan naman po natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan dito po sa may Bicol region, Eastern Visayas, kasama na rin po yung probinsya ng Quezon. Nalalabing bahagi naman po ng bansa, improving weather na po tayo, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Nakataas pa rin po ang ating gale warning dito po sa may northern at western seaboard po ng northern Luzon. At dahil po yan sa surge ng hanging amihan. Samantala, mapanganib pa rin pong pumalaot dito po sa may buong baybayang dagat ng Palawan dahil naman po sa bagyong si Vinta. Samuel, ito panghuling katanungan na lamang ngayong palabas na ng Philippine Area of Responsibility ang ating binabantayang bagyo. Makakaasa ba tayo sa ngayon ng pagkakaroon ng storm-free na Christmas Day o meron ba kayong namamataan na panibagong weather disturbance? So, sa ngayon, Des, tinitingnan po natin yung ating satellite imageries. Wala naman po tayong nakikita na low pressure area sa labas po ng ating PAR. At meron lang tayong nakikita mga grupo ng kaulapan dito sa may bandang eastern part po ng ating PAR. So sa ngayon, wala pa naman tayong nakikita na low pressure area. At within 3 days, wala din naman tayong nakikita mabubuo pa na low pressure area na susunod dito kay Bagyong Vinta.
Magandang balita para sa ating mga kababayan. Isang magandang regalo nga na inaasahan nating walang anumang sama ng panahon within the next 3 days dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero umantabay pa rin kayo sa mga posibleng pagbabago kaugnay niyan. At live nating nakapanayam ngayong umaga, walang iba kundi si Pag-asa weather forecaster sa Muldoran. Sam, maraming salamat sa mga ibinahagi mong kaalaman at mga paalala sa amin ngayong umaga. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung nabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhin nakapatay ang main switch ng kuryente, mag-headcount at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaaring tumumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya.